Cortina. Ayan. By the way, mga men, so nga po pala si Ismael, mamorna yung former truck driver, no? Pero before that, ito po muna yung simula. Ayan. Bago ako mag-drive ng truck, benta muna ako ng popcorn. 18 years old pa lang po, no? Nandito na ako sa Maynila. At nakipagsapalaran kami dito. At syempre, anim kayong magkakapatid, hiwalay kami niyan. At nung pumunta ako sa Maynila, nag-part-time ako na magbenta ng popcorn. Siyempre, alam niyo naman kapag galing kang probinsya, sabi niya. Di ba? Sa Maynila daw, maraming pera, maraming pwedeng pagkakitaan. Hindi lang pala alam ng karamihan, di ba, na mas mahirap po pala kaysa dito sa, kaysa sa probinsya. Kasi, di ba, alam mo yun, ultimo, pambili mo ng ano, kangkong, alam mo yun, ng mga dahon-dahon dyan, binibili pa, no? At yan, syempre, nasubukan ko magbenta ng popcorn at kasama ko yung kapatid ko dyan, si Mentor John Matt, kung naririnig nyo po yun. Alam nyo po ba, siguro, high school ako nun, siguro mga 8 years old, sinasakay ko po yan sa loob ng kariton. Ang kapatid ko, si Mentor John Matt, sinasakay ko yan sa loob ng kariton kasi, syempre, nakakapagod naman maglakad kasi nilalakad po namin yan mula Caloocan, kasi Caloocan po kami dati nakatira. Mula Caloocan hanggang Bulacan minsan, iniikot namin yan, maubos lang po yung popcorn namin. Di ba? At sa paglalakad, diyan ko lagi nare-realize na sobrang importante pala talaga ng pera kasi ultimo 5 pesos o 20 pesos na pambili namin ng merienda, hindi namin magastos. Kasi sa sobrang layo ng nilalakad po namin, babalik pa po kami, di ba? Minsan hindi pa pa napapaubos yung popcorn na yan. Alam niyo po ba kapag napaubos mo lang yan, meron kang 500 pesos lang. Kapag hindi mo napaubos, 250 lang. 250 lang yung magiging sahod mo kaya kikitain mo dyan sa sobrang haba ng nilalakad mo. Diba? At ayun na po, no? Ayan, at syempre, nagpahinante ako ng truck at syempre, inaral lang din po, no, na mag-drive, makapag-drive. Almost 5 years na po ako nagda-drive ng truck, ng 10-wheeler na truck. At ito po yung mga naging kasamahan ko, diba, sa pagda-drive ko ng truck. Diba, naging pahinante rin po kasi ako. Hindi naman kasi agad-agad. Kapag may nakita kang nagda-drive, alam mo na agad magda-drive. Siyempre, process din. Kaya nakapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Alam mo 'yun, kahit gusto mong lumipat, gusto mong mag-apply sa iba, wala kang choice. Ayun lang talaga. Kaya alam mo 'yun, kahit sabihin mong nakikita ko na bakit ganito, bakit parang wala namang nangyayari. Tinutuloy-tuloy ko siya na mag-drive lang ako, na alam mo 'yun, makipagsapalaran kasi alam mo 'yun, init. Kahit bumabagyo, umuulan, alam mo yon, kahit matrapik, talagang tinitiis namin yan. Diba? Kasi wala naman tayong ibang alam na trabaho, kundi yan lang. Okay? At yan yung, kumbaga, kinamulatan namin. No? At alam nyo po ba na wala kaming sariling bahay? Alam nyo po ba sa almost 5 years na pagdadrive ko ng truck, dyan lang kami natutulog, dyan kami naliligo, dyan na lahat. Kasi nasa kalsada po kami, ako po, kasi yung kapatid ko, 1 year ko lang po siyang nakasama. Pero ako, almost 5 years na rin po ako nasa kalsada. Minsan, kapag Pasko, hindi kami nakaka-uwi. Kasi, importante kasi minsan na ma-deliver yung mga ano, no, yung mga produkto. Diba? Minsan, nagpapasko kami minsan sa daan, doon na lang. Diba? No choice eh. Diba? Kailangan mo talagang gawin yun. At, ayan. Gusto pong ipakilala po sa inyo yung taong nag-invite po sa akin, yung taong nagpakita sa akin ng opportunity na to, na syempre, 'di ba, ngayon pasalamatan mo yung taong nag-invite sa iyo, kakilala mo man yan o hindi, 'di ba? Kasi kung wala yung tao na yan na nagpakita sa iyo ng opportunity na to, 'di ba, wala ka dito. At be grateful at magpasalamat sa kanila. Okay? Ayan si Mentor Christine, kilala niya naman po yan, 'di ba? At ayan, nakakatuwa. Kasi ayan po, kung makikita nyo, wala po akong result po dyan, no? Bago pa lang po ko dyan. Pero alam mo yon, pinuntahan kami ni Mentor Christine. Diba? Yun yung nakakatuwa, no? Na dito sa culture ng I Am Worldwide. At nakakatuwa kasi siya talaga yung nag-invite sa akin dito. Diba? Isipin mo, truck driver ako, isipin mo, nakamastang siya. Pupunta po pa siya sa trabaho namin dati. Diba? At ito talaga si Mentor John Matt. Ayan, kapatid ko po yan. Mamaya papakita ko po sa inyo kung paano rin po siya nagsimula. At ayan, alam ko po, may mga top mentors tayo dito na ganito rin yung kwento, na sinubukan ko po yan na
magbigay ng flyers diya sa SM North. Alam ni Mentor Mary Christian kasi minsan, di ba, sa office, di ba? Kaya sinry ko po yan. Sabi ko, ano po ba yung ginagawa nila? Kasi alam ko mahirap, pero kailangan kong subukan talaga. Ayan, guys, no? Nung okay pa yung sa office, hindi pa pandemic, alam nyo po ba na tumatakas lang ako sa training niyan? Di ba? Dumating yung point na, alam mo yon, kahit sabihin mong bawal, gagawin mo siya kasi may nakita ka na hindi nakikita pa ng iba. Kaya guys, swerte tayo, no? Kasi online lang po itong ginagawa natin. Di ba? Sana huwag kang tama rin na mag-training. Di ba? Minsan, nime-mention pa tayo ng mentor natin na mag-training tayo. Pero dapat, hindi na dapat ganun. Kasi sobrang swerte natin, swerte nyo, lalo yung mga nandito ngayon kasi online nyo lang po nakita si IAM at online lang po natin ginagawa yung training. Diba? Kami, pumupunta pa talaga sa office. Diba? Kahit hindi pwede sa trabaho ko, tumatakas ako. Kasi may nakita talaga ako. At makikita nyo sa ibabaw ito. Ito po yung ano namin, yung coffee ko, ayan. Yung cafe yung kinakarga namin. Kami nagkakarga, kami rin po nagbababa. Sobrang pagod po talaga yan. Siyempre, magdadrive pa po ko niyan. At sabi nila, di ba, i-share mo, dalhin mo yung produkto kahit saan. Ayan, dinadal ko po yan kahit saan po ako magpunta. Ayan. At, yan, grabe, no? Ito yung hindi ko po makakalimutan. Kasi po, ang sabi kasi ni Mentor Christine, magdala daw ng magandang, kumbaga, formal attire. Di ba? Ang pagkakaalam ko kasi mag-coat. Alam niyo po ba na binili ko yung coat na yan sa Ukay-Ukay? Kasi syempre first time ko magganito, first time ko po talaga, sabi ko, ano pa kayang gagawin? Sabi ko, nagulat ako pagpunta ko sa office, ako lang yung naka-coat, di ba? Pero alam niyo, hindi ako nahiya. Alam niyo po ba, sabi sa akin ni Press Jan, sabi sa akin, ganyan yung forma pang top earner. O, di ba? Isipin mo, mismong president ng kumpanya, siya nagsabi mismo sa akin. Kung makikita nyo talaga, makikita mo yung totoong pinagdadaanan ng isang top mentor at marirealize mo na sobrang swerte natin ngayon. Totoo po yun, mga mens. Kasi, syempre ako, nagtitraining lang ako, tapos gilid ka lang. Totoo yung sinasabi lagi ni Press AM na baka ikaw na nanonood ngayon, 'di ba, na nakikinig sa training na ngayon, baka ikaw na yung susunod. 'Di ba? Ayan, may mga nawala po diyan pero marami ding nag-stay dito sa batch namin na 'to. Ayan. Tapos ayan, sabi po kasi ng mentor ko, i-share ko yung opportunity na kahit kanino. Alam niyo po ba na ni isa na mga katrabaho ko, ng mga kakilala ko, wala pong nag-join. 'Di ba? Kasi sa ano kasi namin sa grupo namin o sa estado namin sa buhay, alam mo yun, mahirap maglabas talaga, lalo sila may mga pamilya. Mahirap maglabas ng kahit 5,600 pesos. Oo. Pero alam mo yun, dumarating yung point na nagagastos na lang pala talaga na yung 5,600, di ba, yung pang-cover sana, eh hindi po nila nagawa. Okay? At ang good thing naman dito, syempre, ayan, nabibentahan ko sila. Ayan, naging ano na lang, gumagamit na lang sila ng products natin. Ayan. At ito po, no, kung makikita nyo po dito, ayan, ito yung time na na-invite ko po yung kapatid ko, na pinanood ko lang po siya ng training. Sabi ko, Matt, panoorin mo tong training. Ayan, kung makikita nyo po dyan, si Mentor Marlon po yan, sabi ko sa kanya, Matt, panoorin mo kasi tignan mo to si Mentor Marlon, bata pa, may sasakyan na, di ba? Kumbaga, okay na yung sa family niya. Kasi, syempre, ang pangarap namin ng kapatid ko, syempre, makapagpatay ng sariling bahay para sa family. Diba? Hanggang pangarap lang yan, alam mo yun. Kasi, syempre, paano mo naman makukuha yun kung ilang taon na nagdadrive ka pa rin, nagpapahinante pa rin kami. Diba? Pero, dyan yung point na, alam mo yun, sabi niya sa akin, pagkatapos ng training yan, grabe kuya, no? May mga ganito palang tao na kahit sabihin mong mahirap sila, walang pinag-aralan, kayang-kaya pala nilang maging successful. Diba? Kaya ikaw, right now, nakikinig ka po ngayon, diba? Wala ka pang na-invite, baka hindi mo ginagawa na na-invite yung taong kakilala. Baka mamaya naghahanap ka pala ng hindi mo kakilala, yung katabi mo pala, diba, dun sa kung saan man yan, nasa trabaho ka man, o kaya kapatid mo man yan, family mo man yan, hindi yung pa na-invite. Diba, baka yun na yung tao na
Di ba hindi kasi lahat ng tao kasi sa family natin maniniwala. Malay mo, meron pala isa o dalawang taong maniniwala sa'yo. Di ba? Na parehas kayo ng mindset. Di ba? Sabi nga dito, kung makikita nyo, no, yung training namin, sa online lang siya, Facebook, syempre madalang kayo makapunta sa office. Kung makikita nyo, isang cellphone lang po yung ginagamit namin. Yung ano namin, sinishare ko sa kapatid ko kasi yung ano natin, yung training natin. At kung makikita nyo, yan talaga literal ganyan. Diba? Nag-start kami sa wala, nag-start kami sa zero, nag-start kami na talagang nagti-training, kung anong sinabi ng mentor, gagawin talaga. Kasi yun yung ano eh, kung titignan nyo po, kunyari, di ba, nag-join ka, yung sa mga bago po dito, no? Kapag nag-join ka, may tinuturo agad, yung mentor na nagpa-join sa'yo. Di ba, kung paano mo gagawin sa IAM Worldwide, yung manual, yung IAM5, yun yung mga way. Pero nung sa amin dati, walang ganun. Kumbaga, hindi pa agad na ituro sa amin yung ganun. Ang ginagawa lang namin, puro training lang talaga. Kaya sobrang ganda nga ngayon kasi ang daming naiisip ng mga mentor natin kung paano kung ano yung magagandang ituturo sa atin. Na alam mo, yun yung mga pinagdaanan nila, di ba, na mali, hindi na ituturo nila sa atin ngayon. Okay? Sabi nga dito, no, mga mens, no, to be successful, you must accept all challenges that come your way. You can't just accept the ones you like. Di ba? Kailangan, di ba? Kung ikaw ngayon, syempre bago ka pa lang, marami kang pinagdadaanan, wala kang ma-invite, dumating din kami sa point na ganyan. Alam ba, dumating din sa point na parang ayaw na namin kasi syempre, ganito kami. May mga taong nangungutya, syempre hindi mo kaya yan. Pero kung makikita mo, sila pala yung ano, kumbaga sila yung rekado para magawa mo ng maayos yung IAM Worldwide, yung opportunity na to. Okay? At yan, training, no excuses po talaga. At syempre ito, makikita kanina si Mentor Christine. No? At syempre, gusto ko pong ano sa inyo, sabihin at ipakita na ito yung mga tao na talagang nag-guide mula nung nag-uumpisa at sila yung mga mentor na talagang naniniwala sa'yo na kaya mong gawin kasi nagawa ng iba. Diba? Ito si Mentor Pitch, no? Kasi alam nyo po ba, nag-full-time kasi ako dito. July 3rd week ako nag-full-time dito sa GGS. Ayan. Alam ni Mentor Mary Christian, nasa GGS ako ngayon. At siya yung laging nagpapamotivate sa akin, nagpupush sa akin na sabi niya, Isma, kaya mo yan. Ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Darating yung point na magkakaroon ka rin ng sarili mong team. Yan, yun yung lagi kong naiisip, diba? Habang ginagawa ko ng consistent sa IAM. Maraming hindi naniniwala kasi syempre ganito yung background natin. Maraming pangungutya, hindi mo talaga maiiwasan yun. At ayan, si Mentor Princess Patsy, ayan, Mentor Princess Patsy naman, siya yung naging parang sandalan namin kapag may mga, alam mo yun, may mga problema, di ba? Siya yung minsan nagbibigay sa akin ng pagkain. Alam mo, dumating yung point na wala kaming makain dito sa GGS. Kasi po, syempre, pandemic nun, wala pang mga income talaga lahat, di ba? Siya yung tumutulong sa amin. Ayan, si Mentor Christine. At ito naman, syempre, kung makikita nyo, si Mentor Christine, yung nag-invite sa akin, pero si Mentor Aljun, yung pinaka nag-guide na sa amin. Di ba? Si Mentor Aljun yung talagang mula nung pinakaumpisa, 'di ba? Siya yung sumasama sa akin. 'Di ba? Ipakita ko po sa inyo, ha. Ayun. Ito. Sana ano, pag natapos tong video na to, kung kasama mo pa yung mentor mo ngayon mula nung nagsisimula ka at mula ngayon na may result ka na, magpasalamat ka sa kanya. At ito, wala pang result si Mentor Aljun po dito at wala pa rin po akong result. Ayun. Marami siyang projects, milyonaryo na po siya. Bakit po siya tumanggap pa ng isang company niya, which is hindi pa naman niya masyadong kilala. So pinag-aralan niya, kinilala niya yung company. So it's like, ano niyang credible siya. Kaya right now, isa na siya sa ambas na nangyari. So sabi niya kasi, success is having the right partner, which is not about the right partner. Kasi, ayan, kung makikita nyo po dyan, no, ayan, kasama ko si Mentor Aljun dyan, wala pang result promise, hindi pa siya so far, nagbibuild parang pa lang din po siya ng team niya, siya yung naging kasama ko mula nung umpisa. Kaya ngayon, right now, kung ikaw, nandito yung mentor mo, lagi mo siyang kasama, magpasalamat ka lagi. Walang perfect, guys, no,
sabihin ko po sa inyo, walang perfect na mentor. Diba? Walang perfect na downlines. Kailangan, syempre, alam lang po natin kung paano, ano yan, kung paano natin i-handle yung bawat isa. Diba? Example, galit sa yung mentor mo, hindi yung pwedeng sabayan. Eh, kasi hindi naman, actually, may isip lang kasi natin na, diba, minsan, syempre, sabihin ng mentor mo, ito yung mga dapat mong gagawin. Diba? Huwag na huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa mentor mo kasi ginagawa niya yan para sa'yo. Okay? Yun yung mga na-realize ko. Syempre, hindi ako perfect. Diba? Hindi perfect si Mentor Aljun. Okay? Kaya ikaw, kung meron ka ngayong nararanasan o kaya napapagdaanan na ginaganyan ka ng mentor mo, hindi yan dahilan para pagalitan ka. Okay? Hindi yan reason para pagalitan po tayo. Ayan yung reason niya para magawa mo ng maayos yung opportunity natin o kaya yung business natin. Kasi yung mga yan, nagawa na po nila. Ibig sabihin, ayaw nilang ituro sa atin na maging mali pa sa atin. Okay? Comment nga po dyan ng I am kasi we have 50,000 participants. Ayan, amazing morning sa inyo. Ayan. At siya, ituloy ka na po. No? Ayan. Guys, no, sa ating mga viewers po dito, ayan. Ito yung pinakaunang-unang check ko. Ayan. Alam niyo po ba na sobrang excited po niyan? Di ba? Kasi po, sasabihin ko po sa inyo, alam niyo po ba na kapag nagsasahod kami, lukot-lukot lang, di ba? Lukot-lukot lang na notebook, doon lang kami nagsasahod. At kulang na lang minsan, isulat na lang sa palad mo eh. Alam mo yon? ganun kami sinasahuran. Kung na-experience mo yan, di ba? Alam ko makaka-relate ka dyan. Alam mo yon yung sa notebook ka lang sa sahod. Ililista lang doon. Example, Ismael driver. O, ang sahod mo sa isang linggo, example, 4,500. Diba, 4,000. Alam niyo po ba nung nakita ko yung check na yan? First time ko sa buong buhay ko na magkaroon na nakapangalan po sa akin, ha? Kasi mula nung pinanganak po ko, wala pong ganyan sa amin. Diba, kaya natutuwa ko. At dyan ko po napaniwalaan na totoo po talaga sa I'm Worldwide. At kung ikaw ngayon, siyempre kumikita ka, baka mamaya mas malaki na yung kinita mo dyan sa 2,170 pesos, be grateful. At i-post mo yan. Diba? Pwede mong i-post yan. Sasabihin mo, thank you Lord. Diba? Dahil dito sa opportunity na to, dahil dito sa ginagawa kong opportunity na to, kumita ako, na example, ng 1,000 pesos extra income ko. Diba? Yung iba, 'di ba, nagkakandara pa kung saan sila kukuha ng, 'di ba, alam mo 'yon, ng extra income, pero ikaw nakita mo na sa I'm Worldwide. Okay? At ayan, kanina pinakita ko po sa inyo kung paano ko naipakita sa kapatid ko, 'di ba, si I'm Worldwide. Ngayon, ito na yung point na nagpaalam ako sa kanya, iiwan ko na nga siya diyan na alam mo 'yon, sabihin ko sa kanya, "Mat, magfo-full-time na kasi ako." Alam niyo po ba, nagulat ako. Kuya, sama ako, magjo-join ako. Alam mo yan, sarap sa feeling na hindi mo inaakala na yung taong mapapakitaan mo ng opportunity, di ba, makikita niya pala kung gano'n siya kaganda. Isipin mo, nag-join yung kapatid ko, hindi ko inabunuhan po yan kasi nagulat ako, kuya, meron akong pera dito. Meron nga akong tigdila ma dito, ipapalit natin kay boss. Alam mo, nagulat lang ako kasi nag-ipon pala siya. Sabi ko nga sa kanya nung last time, bago siya mag-pain, sabi ko, sigurado ka ba ang laki nito? Kuya, oo, kasi may nakita ka talaga dito. Alam ko, dito natin mabibili yung bahay natin kila mama. Alam mo yon, di ba? Kaya right now, kung ikaw ngayon, hindi mo pa na-invite yung kapatid mo, kaya yung kakilala mo, invite mo na. Kasi kapag naipakita mo sa kanya, at syempre marirealize na, yun yung goal. Na pati yung family natin, makita rin sa I am. Okay? At yan, nag-join po siya dyan. Ayan, copper yung kinuha niya. At ito, doing I'm Worldwide full-time, ayan, syempre, nag-decide, kailangan mong mag-decide, syempre, pandemic po niyan, July, ako po, ano, una kasi yung kapatid ko, June siya nag-full-time. Ako, July po ako nag-full-time, pinauna ko po kasi siya. Tapos yun, kahit sabihin mong mahirap, pero kailangan mo siyang gawin eh. Ito yung mga taong nakasama po namin sa isang hub na dyan kami lahat nagmula. Okay? Yung makikita nyo, ang papayat pa namin dyan. Wala talagang makain. Mga mens. Ayun yung saktong pagputok ng pandemic full-time. Ang dami kong tinanongan na mentor,
na sila mentor TJ, kung okay ba mag full time, syempre nakakatakot, wala ka ng source of income diyan. Pero sabi ko, sanay na akong magutom, sanay na akong magpuyat, bahala na kung ano mangyari dito. Kasi iniisip ko dati, kung hindi o di man ako kumita dito, wala man mangyari sa akin, di ba, babalik ako sa pagdadrive kasi may lisensya naman ako eh. Alam mo yun, pero kapag talaga yung goal mo, di ba, kapag sinapuso mo, syempre, ano yan eh, kaya ka nag full time, kasi love mo siya. Kasi kaya ka nag full time, kaya mo siya ginagawa ng todo, kaya mayroong mga part-time po dito, kaya binibigyan mo ng time sa I'm Worldwide kasi nasa puso mo siya. Di ba? Kaya ka nandito ngayon, kaya nandito tayo ngayon, we have 54,000 participants, kaya ka nandito kasi gusto mong matuto. Di ba? Kaya mo siya binigyan ng oras kasi gusto mong malaman kung ano yung mga ginagawa nila o kung ano yung ginagawa ng mga taong nag-share. Okay? At ayan, guys. Ito, no? Grabe to. Basahin ko muna yung quotes, no? The moment you're ready to quit is usually the moment right before a miracle happens. Don't give up. Alam niyo po ba yung kwento ng 500 pesos na yan? July, third week, nag-full-time po ako. August, wala pong nag-join. Ang dami kong talk. Siguro na, sa loob ng isang araw, siguro nakaka 5 to 10 talks ako araw-araw. Kahit sino tinutok namin. August, wala pong nag-join. Magsi-September 1 na. Alam ko, August 31 po yan. Nagpaalam ako kay Aptin, Mentor Aljun. Sabi ko, Aljun, uwi na lang kami kasi wala naman eh. Hindi naman, wala naman naniniwala kasi ganito yung background namin. Pero alam ba, dumating yung point na sabi ni Mentor Tin. Kasi meron 500 pesos na lang yung laman ng bank account ko. 500 pesos na lang talaga. Sabi ko, 500 pesos na lang, wala na talaga. Uwi na dapat kami. Huh? Naka-impake na nga kami noon. Alam mo, sabi niya, Isma, ang gawin mo, mag-ads ka, sapalaran mo na yan. Sabi ko, wala na nga aming pera eh. Alam mo ba, August 31 noon, 2020, nag-ads ako niyan. September 1, merong nag-inquire. Nag-join siya on the spot copper package. Siyempre, tuwang-tuwa ko noon eh. Siyempre, first time ko makapagpa-join. Di ba, ng OFW. Nag-join siya copper package. Ibig sabihin, meron ka ng 1,000 pesos. Ang nangyari ngayon, kinabukasan, nag-ads po ako ulit. Meron akong nakuha taga New Zealand naman. Alam mo yon? Sabi niya nga dito, no? The moment you're ready to quit is usually the moment right before a miracle happens. Alam mo yon? Darating pala sa point na kapag mag-give up ka na, na kapag pasuko ka na, ibibigay na po pala talaga yung mga tao sa'yo. Alam niyo po ba na kaya hindi binibigay yung mga tamang tao sa atin o kaya wala pa tayong napapa-join? Kasi hindi pa tayo handa na subukin tayo ni Lord. Diba? Ganun kasi siya eh. Diba minsan, kahit wala ka naman sa I am, tapos bibigyan ka ng malaking problema, magugulat ka na lang kapag may binigay sa yung problema o kaya struggle, magugulat ka, may darating. Diba? May darating na makakaya mo yan o kaya magkakaroon ka ng pagkakakitaan, ganun siya eh. Okay? Kaya wag kang gi-give up. Kung ikaw nahihirapan ngayon, struggle ka sa pag-invite, okay lang yan. Mag-training ka lang, aralin mo lang siya araw-araw. Okay? And dahil sa 500 pesos na yan, talaga. Siguro, di ba, August, wala akong napaka-join. September, ayan, meron siguro mga sampo yung naano ko dyan, na DR ko. Tapos, ayan, alam nyo po ba na October ko lang na-hit yung Sapphire. Isipin nyo po, July, wala akong connection dyan, mga mens. Wala akong mga kakilala, yung kapatid ko lang yung kasama ko dito nung nag-start po kami. July 3rd week, di ba? Nag-full-time ako. August, walang naniwala. September, meron akong na-DR na 10. October, nag-Sapphire po ako. Isipin nyo, ibig sabihin, isang buwan ko lang po siyang ginawa. Okay? Kasi po, ang nangyari pala, yung mga kinakausap mo pala, example, yung buong buwan na yon na hindi nag-join, tanim mo pala sila lahat. Kaya napaka-importante na wag pala tayong magmamadali. Okay? Kaya kumausap ka lang pala ng kumausap. Ang nangyari kasi niyan, yung mga kinausap ko nung August, finalo up ko ng September. Yung mga nakausap ko ng September na hindi nag-join, pinalo ko ng October, nag-join sila. Alam niyo po ba, meron akong nakausap.
Finalo up ko lang sila. Sa loob ng isang araw, nakapag-join ako ng isang jade, di ba, at saka isang gold. Di ba? Nakakatuwa. Siyempre, I'm star sa feeling nun. Okay? Yan yung background ko eh. Tapos, nakapag-join ako ng higher package. Di ba? Nakakatuwa. Kasi, siyempre, may mga taong naniniwala sa akin. Ayan. Ayan na po yung kinita natin. Siyempre, naubos na po yan. Di ba? Wala na po yan ngayon. Siyempre, naubos. Di ba? Di ba, Mentor Mary Chris, naubos na. Ayan, pinapangiti ko lang po kayo kasi syempre mamaya na yun. Ayan, pinapangiti. Smile naman po tayo dyan, Tita Vilma. Ayan, si Mentor Beth na naka-smile, no? Ay, si Mentor Tristan. Ayan, pinapangiti ko lang po kayo. At guys, kung ikaw ngayon, di ba, sa mga mentors natin dito, kung ikaw ngayon, dalawa pa lang kayo, tatlo pa lang kayo, okay lang yan. Okay, kasi dumarating yung point na, alam mo yun, kahit isipin mo ha, alam niyo po ba na nawala na yung isa dyan? Tatlo na lang kami natira ng Mentor Aljun. Dumating yung point na nagsap kami na, di ba, na magkakaroon tayo ng sariling grupo, di ba? Alam mo yun, sarap sa feeling yung ganun. Kausap, mag-usap kayo, example, kung apat kayo, lima lang, usap lang kayo. Mag-mom kayo araw-araw. Tapos darating yung point na ikaw magkakaroon ng sariling grupo. Darating yung point na hindi na lang ikaw magkakaroon ng sarili mong grupo. Ayan. 'Di ba? Ayan yung point na consistent ko lang siyang ginagawa, 'di ba? Consistent lang kami nagmamam, 'di ba? Na siyempre, hindi man talaga lahat ng tao, lahat ng napapa-join nila, alam mo 'yon, mag-stay talaga. 'Di ba? May mga darating, may mga mawawala kasi ano natin 'to eh, hindi natin mapipilit yung tao kung ayaw talagang gawin. Okay? At ito no, grabe, isipin nyo ha, yung background ko, truck driver ako, wala akong connection. Ginawa ko lang ng consistent si I Am. Nagsimula kami ng wala. Nagsimula kami minsan ng pain lang sa team namin, limang silver. Pero dumating yung point na kapag consistent mo lang pala ginagawa si I Am, di ba, consistent din pala yung magiging result natin. Oo, sa simula, wala pa. Oo, sa simula, sila pa lang. Pero darating yung point na ikaw naman. Okay, ayan o. Grabe, nakakatuwa yan. Isipin mo, 77 na copper, 56 na silver, di ba? Gold, ayan. Tapos, syempre, nakakapagpapain na rin kami ng jade. Ayan, nakakatuwa lang yan. Okay? Gusto ko lang i-share sa inyo. Di ba, alam ko, syempre, may mga team kayo dito na, syempre, medyo malalaki yung nagiging team sales. Pero, I want to share sa inyo to. Kasi, para, alam mo yon, hindi hadlang kung ano yung estado ng buhay natin ngayon. Alam niyo po ba na kaya ko gustong-gustong mag-share para ma-open yung mga isipan ng mga taon na nandito na kahit sabihin mong mahirap yung buhay, na kahit sabihin mong ganyan ka nagsimula, kayang-kaya mo siyang gawin. Ibig sabihin totoo siya na merong taong nakakagawa na may mga connection, okay yon. Pero merong mga tao din na nakakagawa na kahit walang connection, na consistent mo lang siyang gagawin araw-araw. Diba? Hindi lang naman yan pag nung ginawa namin, boom, 2 million agad. Hindi. Di ba, consistent lang siyang ginagawa. Nagsisimula sa maliit. Di ba, sabi nga nila, hindi mabubuo yung 1 million pesos mo sa bangko kung walang 1 peso. Tama? Hindi mabubuo yung 1 million mo kung walang piso. Di ba? Tama po ba? At then, guys, mga mentors natin dito, consistent action create consistent result. Tuloy-tuloy mo lang yan. Di ba? Kung alam mo, kung yung mga napapa-join mo, nawawala, okay lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yan. Ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Hanap ka ulit. Di ba? Siyempre, napaka-importante na makapag-build ka talaga ng relationship sa kanila. Okay? At, ayan. Hindi ko na na-update ko kasi nagmamadali na eh. Ito yung pinakamalaki kasing income ko. Alam niyo naman, 'di ba, sa network marketing, minsan bumababa, minsan tumataas talaga. Pero ayan, nagastos na 'yan. Naubos na 'yan. Ayan, no. Kumbaga, ito syempre, alam ko meron dito malaki yung kinikita, pero gusto kong i-share 'to sa mga tao na alam mo 'yon, wala ngayon nagsisimula na yung imposible magiging posible din po sa atin. Okay? Ayan. Grabe, no. Hindi ko naman kinikita po yan ng ano, sa pagdadrive ko ng truck. Diba? Sa pagmamaneho ko, sa pagpapahinanti ko, sa pagbibenta ko ng popcorn. Hindi ko po kinikita po yan.
At ayan, siyempre po, isa po ako sa mga Ruby Elite Executive ng IAM Worldwide. Diba? Alam niyo po ba na sobrang ano yan eh, sobrang nakakatuwa. At siyempre, ako, nung hinit po talaga namin yan, talagang whatever it takes na talaga eh. Laban na kong laban eh. Ito, di ako po to from Singapore. Ayan, nakita ko lang, nakita niya lang din yung post ko through Facebook lang din. Ayan, si Mentor Emily. Ito naman si Mentor Mary Ann. Di ay po to ng kapatid ko. Ayan, OFW from Hong Kong. Ayan, Mentor Jan Matt, truck helper. Tapos ito, di ay po si Mentor Joyce. Ayan, from Japan naman, negosyante siya. Sipin mo, no? Kumbaga, hindi mo may hit kasi yung Ruby kung wala kang grupo talaga eh. Diba? Alam mo yun, kailangan talaga ng tulungan. Talagang team effort po talaga. At ayan, sabi nga dito, begin with the end in mind by Stephen Covey. Ayan, kailangan, syempre, pag nag-hit tayo ng rank up, dapat isipin natin na tapos na yan. Okay, gawan lang natin ng action para, kumbaga, makuha talaga natin. At, syempre, ayan, wala lahat yun kung wala kang deepest why. Alam mo ba na itong ginagawa para sa family natin, tama? At syempre, habang tumatagal ka na, mas lalong lumalalim yung pagkakaintindi mo sa I am o yung opportunity na to. Yan. Kumbaga, ito yung deepest why ko. Syempre, unang-una yung family. Diba? Family talaga kasi, ayan, anim kayong magkakapatid, tatlong babae, tatlong lalaki, ako po yung panganay. Diba? Alam niyo po ba na kaya ako hindi umuwi sa bahay namin kila mama kasi hindi kami magkasya po doon. Kasi maliit lang po yun. Sobrang liit lang. Kaya ang goal nga namin ng kapatid ko, syempre, diba, makabili ng sariling bahay para sa family namin. Okay? At yan, kung makikita nyo po dyan, ayan, yung lolo namin, hindi niya na po nakita yung sasakyan ko. At namatay po siya nung November 2020 po siya namatay. Diba? Ang lungkot lang na ang hirap pala minsan na yung success mo, diba, hindi mo alam kasi kung kailan darating. Kaya nga, hahatawin mo dapat ng mas mabilis po talaga. Hindi niya nakita. Ang hirap, diba? Pero alam mo yun, kailangan mo magtuloy-tuloy. Hindi kami naka-uwi po niyan. November kasi pandemic, hindi po kami naka-uwi. Wala eh, ganyan po talaga eh. Kaya nga, sa mga nandito, no, kaya habang may oras pa, gawin mo yung best mo na itodo sa IAM. Gawin po natin yung best po natin na itodo itong opportunity na hindi lahat kasi ng tao napakitaan ng ganito. Okay? Ayan. At syempre po, no, sa atin dito, mga mentors, ayan, pakita ko lang po sa inyo at isa po ko sa mga core leader ng Team Spartans. Ayan. Alam nyo po ba na puro youth lahat yan? Youth lahat kami nagsimula. Kung makikita nyo po, di ba, ayan kami. From the scratch, wala talaga. Alam nyo ba na lahat na yan, lahat ng tao na yan, alam nyo po ba nagsimula lang sa maliit na package? Alam nyo po ba na puro ashrade package kami lahat? Kung ikaw nandito ka ngayon na nag-join po kayo o kaya kumuha kayo ng mataas na package, kailangan i-maximize nyo po yan kasi napakaswerte nyo po. Kasi hindi lahat ng nag-join, ganyan katataas yung package agad nang nasisimulan. Kami po, ako, copper package po yung ano ko. Copper package, tapos 5,000 nga lang po yung in-invest ko kasi. Kumbaga si Aptin na yung 600 eh. Alam mo yun kasi walang-wala po talaga eh. Diba? Siya na nag-abon na 600 kasi 5,000 lang yung pera ko na. Diba? At guys, ito lang yung masasabi ko sa ating lahat, no? Sa mga nanonood na kahit anong package yung napapa-join natin, kailangan mo siyang alagaan. Kailangan mo siyang turuan. Kung anong tingin mo doon sa mataas na package, yun din dapat ang tingin mo sa mababang package kasi hindi mo alam kung sino yung taong gagawin yung negosyo. Diba? Isipin mo ha, kung kami, tinignan kami ni Aptin na puro mababang package lang kami. O, diba? Hindi siya tumingin sa ganun eh. Tinignan niya yung pang long term. Diba? Isipin mo, yung 5,000 o kaya 5,600, yung tao na yon ginawan niya ng paraan yan. Ibig sabihin, gumawa siya ng paraan kasi may nakita siya, di ba, na hindi pa nakikita ng iba. Kaya siya, kumbaga alam mo yun, nag-sacrifice siya dun sa pera niya na inipon na yun. Kaya guys, kapag merong nag-member sa'yo, example, nakita mo lang sa Facebook, nakausap mo, di ba, kapoy lang yung kinuha niya. Huwag mong babaliwalain yun. Baka mamaya, siya pala yung agila mo. Siya pala yung
yung tao na makakasama mo dito. Isipin mo ha, lahat yan na trade package. Diba? Kung ginudge kami ni Aptin, wala yung corn niya. Diba? Pero ngayon, grabe na, nakakatuwa. No? Ayan, halos lahat kasi yan, rank up na po. At sabi nga dito, guys, we are not a team because we work together. We are a team because we respect, trust, and care each other. Kung makikita nyo po dyan, diba? Sabi ko nga sa inyo, walang perfect na team. Walang perfect na mentor at walang perfect na downlines. Kailangan magkakasundo lang kayo at papag-usapan kung may mga bagay. Example, meron kayong bagay na hindi pagkakaintindihan. Kailangan kayong mag-usap. Kailangan yung pag-usapan. Kasi hindi naman yan nadadaan sa galit, di ba, sa inis. Wala pong ganun. Okay? Hindi maayos yung isang problema kung hindi nyo papag-usapan. Kung hindi natin papag-usapan. Okay? Ayan. At syempre po, ayan, gusto kong ipakita lang po sa inyo to. Ayan, kasi ito yung panahon na wala po tayong sasakyan. Ayan. Tayo, ayan guys, ito, wala pa tayong sasakyan. Grabe, no? Ayan. Syempre, ano lang to, kasama sa process to. Ayan, ngayon wala pa tayong sasakyan. Doon magkakaroon tayo ng sasakyan. Ayan guys. Ayan, kung nakikita mo ito ngayon at nahihirapan ka, okay lang yan. Ayan. Okay? No, gusto kong ipakita sa inyo yan kasi katulad mo lang din ako, yung mawala pang sasakyan po dito, katulad nyo lang din po ako na nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan para sa team, di ba? Pero sabi nga nila, kapag dumating yung point na para sa ibibigay na yan. Ayan, at syempre, ayan, gusto kong ipakita po sa inyo ito ha, ayan. Gusto ko pong pakinggan nyo siya at sana pag napakinggan mo to, i-declare mo na na ngayong araw o kailan mo yan gustong i-declare na yung first car mo, makukuha mo yan. Diba? Ayan. Amazing morning. Promo ngayon, no? June 17, 2020. Grabe, hindi ko makakalimutan yung araw na to. Grabe. Grabe. Walang masakyan, sobrang traffic. Tignan nyo guys. Pero nandito pa rin para sa para makatulong sa maraming tao. Grabe. Maglalakad na lang po tayo. Grabe, kahit sobrang layo, okay lang. Balang araw magkakasasaktan din tayo. Grabe. Kahit sabihin mo. Ayan, no. Grabe yan kasi nag-declare ako niyan, 'di ba? December 17, 2020 po 'yon. Tama December 17, 2020. Pero sabihin mo nakuha ko 'yung sasakyan ko po. Ayan. Nakuha ko 'yung sasakyan ko October 17. Ibig sabihin minsan magugulat ka na mas ipapabilis niya pala. 'Di ba? Sipin mo sakto sa date na 'yan. Nagulat lang ako niyan, ha. Sabi ko, Mentor Aljun, tignan mo 'to. Nag-declare ako December 17, 2020. Nakuha ko yung car, nakuha natin sa second October 17. Ibig sabihin, may mga bagay pala na ibibigay si ni Lord na advance na. 'Di ba? Ang goal mo mag-isang taon makukuha mo siya, parang ganoon. 'Di ba? Pero darating yung point na mas ipapabilis niya pala. Okay? At ayan, Luna yung pangalan niya. Ayan kulay white. Ayan. Tapos ayan, guys, isa lang din naman po ko no, sa nangarap na napakitaan ng opportunity na to na nung umpisa hindi rin naniniwala. Pero lagi mong tatandaan, dream big, make it happen, and let God take you to that path. Lagi mong tatandaan na ibigay mo lang kay Lord, ibigay mo lang sa Kanya na siya na bahala, gawan mo siya ng action. Kasi darating yung point, alam mo yun, yung mga ginagawa mo ngayon, ikukwento mo lang din yan. Alam nyo po ba na yung kinukwento ko sa inyo, experience ko lang din po yan. Kasi kapag hindi mo pinagdaanan, yung mga mahirap, di ba, wala kang ikukwento in the future. Ha? At ayan, ito po, no, sa buhay natin, there is no success without sacrifices. Lagi lang po nating tatandaan na kahit wala ka sa IM Worldwide, di ba, may mga sacrifices ka din. Okay, may mga struggle ka din. Di ba? Pero, right now, nandito ka na, kahit mahirapan ka, kahit marami kang isacrifice kung OFW ka ngayon, yung time, sacrifice mo yan, di ba?
na kahit sabihin mong pagod ka, kailangan mo pa rin, syempre, kausapin yung mentor mo. Kung ikaw naman yung mentor, kailangan mo pa rin kausapin yung downlines mo. Kasi sacrifice mo yan eh. Yun yung kwento mo in the future. Diba? Kasi, syempre, hindi naman tayo maging successful kung wala kang pinagdaanan. Na kahit sabihin mong dumudugo na yun. Kung makikita nyo sa illustration, no? Yung tao umaakyat, yung inaakyatan niya, yung patalim. Na kahit sobrang nahihirapan na siya, na kahit sabihin mong dumudugo na yung kamay niya, nandyan pa rin yung point na kahit gusto niya nang gumive up, gusto niya nang, alam mo yun, mag-quit, pero tutuloy-tuloy pa rin siya. Kasi alam niya na kapag naabutan niya yung huling-huling kutsilyo, ayun na, di ba, napagdaanan niya na, o kaya yung lahat ng sacrifices niya, papunta niya siya sa success niya. Okay? At guys, ito yung gustong-gusto kong verse, ayan, sa Proverbs 16 verse 3. Commit your activities to the Lord and your plans will be achieved. No, guys, no, sa mga nandito, minsan, bakit kahit anong todong hataw mo, bakit parang wala pa rin nangyayari? Bakit kahit anong todong focus mo, wala pa rin nangyayari? Bakit wala pa rin nagjo-join? Diba? Parang wala pa rin naniniwala sa atin. Kasi, minsan kasi, ginagawa lang natin siya ng para lang sa atin. Kailangan po pala, siyempre ako nasubukan ko po yan. Kailangan pala, wag na wag mong gagawin na parang pang sarili mo lang. Gagawin mo pala yung business, kumbaga, kailangan i-commit mo kay Lord. Okay? Diba? Kailangan mo siyang i-commit. Kailangan, example, may na-achieve ka o hindi yun sa'yo. Example, ito, nag-sharing po ako sa inyo. Hindi po ako to. Siyempre, si Lord yung nagbigay nun. Diba? Nang wisdom para may ma-share po ako sa inyo. At, ayan. Alam nyo po ba na ako yung kauna-unahang driver? Example, siyempre may mga truck driver dyan. Ako yung kauna-unahang truck driver na nag-suffer sa Pilipinas. Diba? Siyempre ako rin yung kauna-unahang nag-ruby. No? Gusto ko siyempre i-beat na, alam nyo po ba na ang goal ko, gusto ko maikuwento. Diba? Sa buong mundo yung kwento natin na kahit sabihin mo sa simpleng buhay, sa simpleng tao lang, diba? Alam nyo ba ang goal ko na maikuwento? Alam mo sa ANSE? Diba? Gusto kong maikwento dyan istorya ng buhay natin. Diba? Sana itong napakinggan mo ngayon, diba, na story natin ay magbigay ng aral para sa ating lahat na yung opportunity na nakita mo, hindi siya biro. Okay? Hindi siya